Tawagin natin ating contender mula sa Luzon na si Arian Anglo. Hello guys. Hello. Ayan. Ayun. Oh my gosh, kamukha niya si Mark din. Ayan nga. Sino? Sino? Si Mark ni Erin. Kapatayin mo si Mark din. Ba't ganun, ba't ganun iba yung tawa niyo nung siya na ang umupo? Kani tayo at sa nakaka-offend kasi araw-araw yung kami kasama, guys. Oh, tama na, guys. Ano, Arian, kamusta? Oh, bakit? Kamusta ka? Okay naman, medyo naninibago, malamig, tapos biglang uminit. From Baguio to Manila. Akala ko naman wala naman nakakatawa, Mike, ba't ganun? Teka lang, yung mga dalagang bangus natin, ha? Yung mga dalagang bangus natin. Masyado kang pahalata. Hindi, pagpasensya mo na kasi ngayon, di pa nakapag-lunch yung mga yan. Tama ba pronunciation? Arian talaga yung pangalan. Arian. Yun yung real name mo? Wala akong second name, ganun. Pambabae, di ba? Oo nga, parang pambabae. Ano naman po yung pinagkakaabala? Ano? Nabubulol na si Sammy. Ayan yung pa. Ano nangyayari siya, Sammy? Nabubulol na si Sammy. Ay, nabubulol ka bigaya. Abalahan mo ngayon. Yung kadalasan, kumakanta ako pag may mga big events, national convention, tourism. Pag na-invite nila ako, nangaharana ako sa mga tourism students natin, ganun. Single ka ba? Oh, yan naman yung tanong. Ang lapit ng tanong mo dyan sa tanong ni Samia. No? Talon digla eh, ang lapit eh. Hindi, curious lang. Ah, okay, sorry. Single ka ba? May special someone. Papunta pa lang. Tapos na. Huwag kang ano. Kalma na. Sakit, no? Papunta pa lang. Special ano, sa kanyang balak mo. Ay, masakit yan kasi sanay na marit. Sanay na si Micah. Oh, ay, thank you. Sanay na ako masaktan. Okay pero, lang yan. Tagasan ka ba sa Luzon muna, Arian? Taga Baguio ako. Ay, oo. Taga Baguio. Ano ba, nag-aaral pa ba o tapos na? O, graduate na ako. Anong course? Ay, BSHRM. Ilang taon na po ba? HRM. 23. 23. HRM din ako before. Na-practice mo ba yung, ano mo, yung course mo no HRM after mong graduate? Actually, nung fourth year ako, nag-OJT ako sa abroad sa US. Hmm. Kakarating ko lang last year. Then parang lahat ng napag-aralan ko, dun ko pa lang siya na-apply. Oh, I see. So bali sa US din ba, kumakanta ka dun? Sa US, no. Hindi ako nabigyan ng chance. Pero pag may ano, may mga guest ako na Americans, minsan ni-entertain ko. Magaling, binibigyan ko ba ng tip? Oh, meron. Nagbibigay, may nagbibigay. Ba't mo na alam? Hindi, magaling pinakamataas sa tip. Nangihika ng percent? Nilipat daw kasi doon si Ray. Hindi na daw siya mag-hashtag. Doon na daw siya kakanta. Ano? Magana? 120 isa-isang taon. Dollars? Uy! Wow! Okay, tara na. Pero gano'ng katagal yung OJT mo doon? Inabot ako ng 10 taon. Uy! O, tagal din. Hindi mo na isip na magstay na lang doon? Nung parang nagustuhan ako, then bumalik ako ng Pilipinas, nabigyan ako ng opportunity. Mas pinili kong magstay sa Pilipinas para sa ganito, mag-perform, kumanta. Oh, I see. And paano ka nag-start kumanta? Nag-start akong kumanta, actually, nakafocus lang ako kumanta nung mga around 18 years old na ako. But parang late na masyado. Medyo parang galit si CK, ah. Kasi medyo, si Micah tutok na tutok eh. Nagtatanong lang ho. Medyo bata-bata ako. Sumasayaw kasi ako. Doon ako nakafocus. Wow, hashtag. Ba't di ka nag-boy band PH? Ay, sayang. Nasa ibang bansa kasi ako noon. Pati yung audition ng hashtags. Hashtags? Ba't di ka nag-hashtags? Okay na siya sa pagkanta, guys. Huwag na nating pilitin. Okay na siya doon. Ayaw mo ba, Maru? Mawala pa kami ng trabaho eh. Arian, may tanong sa'yo si Jameson. Saan bansa doon? O, oh, mahilig ka ba sumali sa mga contest, mga racket, or gano'n? Bikini sa, open, mga gano'n. Itong pinaka-first time kong competition, actually, na parang gantong division, amateur, professional, mga gano'n. Wow! So, madalas, kumakanta ka in public sa mga events lang? Sa mga events lang, gano'n. Never ko pa na-try makikompete sa mga gantong mga magagaling. Oo, pero may balita kami, ah. Base sa aming nakuhang information, may boy band ka raw sa Baguio, tama ba? Oh, that's locally. Great. That's great. An experiment lang namin yung parang tinignan namin kung mag-workout ba siya. But unfortunately, hindi siya nag-workout. Ano pangalan ng grupo niyo? 2600 BC. Supposedly kami yung magre-represent sa Baguio City, Northern Luzon. Ilan kayo? 26, ilan kayo? Lima lang kami. Pero yung pangalan nila, 2600. 2600 BC yung pangalan. 2600 BC. Na-threaten ng M-48. Ano yung BC? Before, ano yun, yung BC? Baguio City. Ah, oh, wow. 2600 yung zip code. Kasi yun ibig sabihin nun, di ba? Pero bakit something? Hindi siya nag-workout?
For some reason, kasi parang nilamig. Hirap niya explain eh. Nilamig kayo. Hindi kasi si Maika may hugot yung gininaw. Ano po ito? Kulang sa practice? Hindi po nagkakatugma ng schedule? Parang ganun, sa schedule, but then sa practices, okay naman ka. Ah, okay. Pero may sasabihin si Maika. Hindi, bakit, pero hindi siya nag-workout, bakit mahirap explain? Mahirap siya explain kasi it's basically, bukod sa magkakaiba kami ng genre, ako as sa personal opinion ko, mas prefer kong nagpe-perform mag-isa. Alam mo, mas madali mag-workout. Oh. Alam mo ba kung ano yung mas madali mag-workout? Ano? Tayo. Ay! Okay, wala. Ayan! Ano nandiyan nga si Maika. May special someone na Maika. Yung dati mo nga hindi nag-workout, dadami mo pa siya. Aray! Maika, lahat na, trinay mo. Hindi, pero nakapag-perform na ba kayo? Parang sa mga contest, events? Events sa SM Mall, mga ganun. Ah, talaga? Ano katagal ba kayo nagkasama as a group? Inabot lang kami ng around 8 months. Uy, matagal na rin yun ah. Kasi yung iba dyan, 3 months pa lang. Ano na, wala na. Sorry, Amaru. Eight months. Pero ito, mukhang well-off naman sa buhay. Ano naman yung naging dahilan mo? Or kumbaga nag-push na yun na, ay, sasali ako sa tawag ng tanghalan? Kasi mahilig ako mag-compose. Kumbaga, naisipan ko, sinacrifice ko na rin yung dream. Nung isa kong dream na magtrabaho sa ibang bansa, ituloy ko na lang dito sa Pilipinas na yung passion ko sa music, mag-compose, mag-perform. Yun lang talaga nagpapasaya mismo. Sa akin. Why not nga naman? Mali diba? Nyo naman, no? Parang nararamdaman ko sa season na to siya yung magiging ano, Samangubat. Ay, pwede. Uy, pwede. Oh. Okay. Kilala mo ba si Samangubat? Kilala mo si Samangubat? Ayun, idol natin. Ayun, may question ako. As a person, anong dream mo talaga? Thank you, Jameson. Yung dream. John? Yes, talaga pinaka-dream ko. Dream ko is makapag-perform sa iba't ibang parts ng Philippines and yun sana mabigyan ng chance yung kinocompose kong mga kanta. Yes. Sana ito na yung first sana, cut. Sana. Sana ito na. Good luck later, Aryan Anglo ng Luzon. Thank you.